Hello! Hello! Mabuhay sa ating lahat! Ayan, welcome back to my channel. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para updated ka sa mga latest kong video na ina-upload. Ayan, for today's video is ano nga ba yung ating pag-uusapan natin. For today, we're talking about Gcash. Ayan, so napakaganda, diba? So, ano nga ba yung Gcash, no? So, yung Gcash, for me, napaka-usable siya at talagang very friendly user gamitin talaga yung Gcash. Talagang napaka-convenient for us. Pwede mo rin siya magamit kahit nasa abroad ka, and then your family, pwede mo rin siya magamit when it comes to sending remittance. Ayan, napakaganda. For me talaga, no, hindi naman to paid promotion ng Gcash, but personally, gusto ko siyang i-share sa inyo dahil talagang nagugustuhan ko talaga yung mga features and products, services na ino-offer na meron ang Gcash. Ayan. So, first, gusto kong i-share sa inyo about sa remittance. Ayan. So, remittance, yung Gcash, no, napakaganda talaga niya kasi when you sending remittance, talagang right to your phone number beneficiaries, marireceive na yung remittance, and then minutes lang talaga marireceive na nila. And then ang kagandahan is no charge at all. Talagang zero charge. Di ba? Ang saya-saya na. Napaka-convenient pa siya kasi pwede nilang i-cash in or i-cash out nila rather sa ano, malapit na mga, kung ano man yung mga malapit na cash out outlet doon sa iyong lugar. So, for me, maraming phone shop. Pwede siyang ma-cash out sa phone shop, Ilarica phone shop, or any phone shop na tumatanggap na meron sign word ng cash in, cash out, ng Gcash na. So, pwede natin siya doon ma-cash out. Ayan. And then, pwede rin natin siya na Gcash na, pwede rin naman din siyang ano, sa mga pure gold. Ayan, pwede rin siyang cash out, and then pwede rin natin siyang magamit when groceries, no, pag nandun na sa cellphone nila, and then they can scan the QR code lang, no, and then pwede na nilang makapag-shopping sila ng gusto nila, di ba? Napaka-convenient talaga. Talagang ang ganda-ganda, di ba? Sobrang nakakatuwa. Talagang hindi ka na mag-worry dahil, di ba, sa atin, di ba, sa Pilipinas, uso yung mga nakawan, ganyan, ganyan. Manakaw yung pera, makulog yung pera. Pero, when it comes, when you're using Gcash, no, nasa phone lang siya, and then, hindi ka na mag-worry kasi naandun na siya sa phone mo, and then wallet lang siya, then pwede na siyang i-scan na lang doon. Ayan. So, yun, napakaganda. And then, second na nagustuhan ko sa Gcash, no, is yung pwede mong i-transfer yung pera from Gcash to any other bank. So, napakadaming bank. Almost lahat na ng bank pwede mong i-transfer yung Gcash mo, no? Kung gusto mong mag-send sa other beneficiaries na banko, ganyan. So, pwede. Any bank, pwede mo na siyang isend, diba? Napakaganda kasi, let's say, kung pumunta ka ng bank, and then kung ang kailangan mong pagpadalhan ng pera is Metro Bank, and then you can go to PNB, hindi mo naman siya, ano, meron pa siyang charge, diba? Pero, when hindi mo na, kung halimbawa, hindi ka na mag-worry na kung nasa Metro Bank ka, pupunta ka ng bank, kung ganun. So, when you're using Gcash, no, pwede mo na makapag-send ka ng pera through lahat ng bank. Ayan, talagang pipiliin na lang doon kung ano yung bank na talagang gusto mong pag-senda ng pera. And then, third na nagustuhan ko sa Gcash, no, is yung when you paying bills. Ayan. So, for me, napaka-convenient talaga yung pagbabayad ng bills, no? Kasi for me, talagang pag hindi tayo nakakabayad ng bills ng family natin, talaga nag-worry na tayo, nararattle na tayo, gano'n. Paano na yun? Due date na, ganyan, ganyan, di ba? Tapos minsan nakapa pa ng pila, gano'n. Pero when you're using Gcash, no, meron na siyang option dyan na pay bills. Ayan. So, pwede ka na magbayad ng mga bills from your Meralco,
Manila Water, ayan, and then pwede rin magbayad ng mga Converge Wi-Fi, ayan, and then meron ding pwede ka rin magbili or magbumili ng load or ng kung gusto mo namang magbenta ng load, di ba? Kung meron kang sari-sari store also, nakakadagdag din siya ng income sa iyong family kasi talagang pagka nag-top up ka, may mga option na siya dyan na buy load, ayan, sa GCash, buy load, ayan, and then you can top up any, lahat na ng mga network, pwede mo na siyang top upan from Smart, Tokendex, TM, Globe, Sun, and then may mga option na siya dyan na pagpipilian kung ano yung gustong bilhin ng customers mo, no? So, napaka-convenient. So, ayun. And then, sa pang-apat na nagustuhan ko sa kanya, no, is yung when you're using QR code. And then, ang ganda, di ba? Kasi isi-send mo lang yung QR code mo doon sa kaibigan mo or sa mga gustong magbayad sa iyo. Let's say may mga utang sila sa iyo, ganun. Tapos i-send mo lang yung QR code mo sa kanila and then ma-receive mo na yung payment nila. Pwede ka na maka-accept ng payment. Pwede ka na ring makapagbayad ng payment, send and receive payment. Ayan, napakaganda dahil sa QR code. Ayan. So, pang port na nagustuhan ko is yung pwede mo siyang pabili sa mga groceries. Ayan. Let's say, for me, kasi talagang avid user ako ng Lazada, no? When it comes for shopping, no? For shopping for my family, no? Kasi, yun, napaka-convenient din niya kasi pwede mo rin gamitin yung GCash, no? When you want to put top up to your Lazada wallet. Napaka-convenient niya kasi itong phone mo lang, i-connect mo lang siya doon sa iyong Lazada and then makakapag-top up ka na ng Lazada wallet mo. Ayun. So, napaka-convenient. And then, third also, pwede rin natin siya magamit sa Beam and Go. Ayan, guys. Pagka, gusto natin mag-purchase ng mga grocery items or lahat ng mga services or products ng Beam and Go. No? Pwede rin natin gamitin yung GCash. Ayan, meron din siyang payment option doon na pwede nating magamit yung GCash. Pay by GCash. Ayan. So, napaka-convenient talaga niya. And then, meron din siyang meron din yung GCash ng GSave and then GInvest, no? So, maganda rin siya kasi for me, no, hindi ko pa naman siya na, hindi ko naman sinasabi sa inyo na gawin nyo kasi some investments. Kasi ang kagandahan, no, guys, kasi 50 pesos lang siya and then pwede ka na makapag-G-invest. So, pwede ka na makapag-invest ng 50 pesos mo with 50 pesos for investment. Diba napakaganda? Parang sounds good. Talagang ang saya. 50 pesos pwede ka na makapag-invest, ha? Yun yung pinaka-minimum amount na pwede natin na-invest pag when you're using the GCash G-invest, no? So, hindi ko naman sinasabi sa inyo na gawin nyo, mag-invest kayo. Kasi, some investments may work for other people, but some investment may not work for you. Pero, dapat kailangan natin siyang aralin at pag-aralan natin mabuti kung ano ba yung mga disadvantage at advantage na papasukin natin kung gusto nating mag-investment, no? Kasi kahit ano namang investment talaga sa ngayon, talagang it takes risk talaga. Kung willing ka mag-take risk, so be it. So, magkano lang naman yung 50 pesos when it comes to investing, di ba? So, meron siyang option dyan. And then, i-click mo lamang yung G-Invest. Ayan, pwede ka na makapag-invest ng 50 pesos mo. And then, it will annually, pwede rin siyang kung gaano siya katagal, no? And then, kung ano yung magiging interest niya per annum ng GCash natin. Ayun. So, inuulit ko, hindi ko po sinasabi na I'm an expert when it comes to investing, no, but I'm saying na yun nga, kailangan nating aralin talaga nating talagang mabuti
Kasi when it comes investment, kasi parang isip natin, wow, 50 pesos lang naman yun. So, okay lang, mag-try ako, diba? So, yun, yun yung mindset natin. Pero, for me, napaka-importante pa rin kahit 50 pesos pa lang yan. Kailangan din natin na talagang aralin natin kung ano yung pinapasok nating investment. Para nun sa ganun is, alam natin kung ano yung papupuntahan, patutunguhan ng ating pera. Kasi when we know how to manage and then how we can, on 50 pesos, how we can invest properly, no? Talagang from small amount and then magiging big amount din siya. Kaya kailangan talaga na natin aaralin dahil maraming investment ngayon na some investment may works for other people and then may not work for you also. Kasi kailangan nating aralin talaga ng mabuti kung ano yung mga investment na yan, no? So, kasi talagang risky. Risky talaga yung pag-i-invest. But it will, in the long run, kung talagang may extra kang pera, no, it's better. It's better talaga na talagang sinisave natin siya for talagang, kasi hindi natin namamalayan, no, talagang yung 50 pesos mo, why not, kung tapos after a month again, and then tatagdagan mo siya another 50 pesos again, then bibili ka lang ng investment again. Tapos talagang dumadagdag siya ng dumadagdag, diba? So, napakaganda nun. So, pero talagang kailangan nating araling mabuti kasi hindi lahat ng mga investments ay maganda. Ayan. So, for me, nakapag-try na ako ng investment dito sa Gcash, but hindi ko pa masasabi na maganda kasi hindi pa naman nag-earn yung pera ko, no? So, that's on our next topic. I will share with you kung how my investments on Gcash will go through. Kung kikita na ba yung pera ko, ayan, and then kung ano nga ba yung kagandahan, kung bakit ka mag-i-invest, gano'n. Talagang ano ba yung maibibigay sa iyo ng pag-i-invest mo when it comes to Gcash. Kasi marami din ang mga investments ngayon na talagang pwede nating pasukin, no? So, mayroon din mga pag-ibig investments. So, ayan, maganda rin yun. Pero next topic na lang natin pag-uusapan yan kasi talagang kailangan pa nating aralin yun ng mabuti, no? Bago nating i-share. Ayan, ayun lang po. Napakasaya ko lang at hindi naman po ito paid promotion ng Gcash, no? But I am happy and I want to share it with you guys kasi talagang malaki yung naitutulong niya ng Gcash when it comes to my budgeting and then when it comes to my remittance, I can save money as well. Talagang it's safe for me. Hindi na magpapagod magpipila sa mga remittance center, no? And then talagang napaka-convenient para sa inyong family. Ayun. Ayun lang po. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Sana po may natutunan kayo. Ayan. Once again, this is OFW BEAMERS Vlog. Bye. Bye for now. Bye.